Makulit din to, guys. Parang ako, kaya vibes kami, o, diba? So, yun, guys. Sex o chocolate? Yun po yung tanong ni Buena Francisco. Sex o chocolate? Syempre, guys, pipiliin ko is sex. Kasi hindi din ako mahilig sa chocolate, o, diba? Guys, welcome back to my YouTube channel. At yun nga, guys. Sa mga sinabi ko, ano yun? Sa ano ba sinabi ko? Nag-loading na naman yung utak ko, guys. So, yun nga. So, yun nga, guys. Ang iba vlog ko po ngayon is yung Ask Me Anything. Binigyan po ako ng idea ng kakilala ko po na vlogger din po. Taga Floreville po siya. O, taga dito rin sa Leyte. At saka, yun nga, yung binigay niya sa akin na idea is, Ask Me Anything. O, yun nga, yun. At saka, paka-subscribe na din po yung channel niya, guys. Mix Scarlett Kegeva. Parang yun po yun. So, yun na, guys, mag-uumpisa tayo kay Nel Año Nuevo. Si Nel po, guys, ito po yung, editor ko po. Andun pa po siya sa Maynila sa ngayon. Sabi niya po, uuwi daw siya, pero hindi ko alam exactly kung kailan siya uuwi. Hindi ko alam yung buwan o petsa ng pag-uwi niya. So, siya po yung nag-e-edit ng thumbnail ko, guys. At ako po yung nag-e-edit ng mga video ko. Oo. Pero pag-uwi niya po, siya na po lahat. Diba? So, ayun, guys. Ito po yung tanong ni Nel Año Nuevo. Kailan ka ba mag-aasawa? Nakakatakot naman yung mga tanong dito, guys. So, ayun nga, kailan ako mag-asawa? Kailan nga ba? Hindi ko rin po alam. So, ayun, guys. Asa hindi pa po nakakaalam, si Nel, yung totoo po niyang pangalan is Nel ka. Pinsan ko po siya, guys. Sa side ng mama ko. So, ayun nga, guys. Yun nga yung tanong niya, kailan ako mag-asawa? Kung kailan ako mag-asawa? Kailan nga ba? What? So, yun, guys, yung sagot ko po dyan, hindi ko po alam. At saka, mahirap din kasi pasukin yung pag-aasawa, guys. At saka, natatakot ako pumasok sa ganyang sitwasyon sa ngayon. Kasi nga, hindi pa ako stable, wala pa akong pundar. Gusto ko kasi pag pumasok ako sa ganyang bagay, may ipon, may ganon, may pundar na, para naman hindi ako mahirapan sa pag-aasawa. Kasi, yung pag-aasawa kasi, guys, hindi lang kasi yung lalaki, yung magtatrabaho, diba? Mas maganda kasi yung magtutulungan kayo para naman hindi mahirap sa buhay, hindi kayo mahihirapan sa buhay pag nagtulungan kayo mag-asawa, diba? Yun po yung gusto ko, guys. Someday, pag nag-asawa na ako, pero hindi ko pa po talaga alam kung kailan. Basta mag-aasawa ako, guys. Hintayin nyo lang po. Iba-vlog ko po. Uy, sana all! So, yun, guys. So, dito naman tayo kay Risha Cabrera. Ano kung sekreto ng magandang hubog ng katawan mo? Yung sexy ba ako, guys? Sana all! May bilbil na nga ako. So, ayun, guys. Yung sekreto ko po is ano lang. Pagkain ng mga healthy na pagkain. At saka hindi po ako mahilig sa mamantika na pagkain. At saka yung pinakain ko lang po is more of gulay po ako. At saka vitamins. At nag-exercise din po ako. Sa isang linggo ko, nag-exercise po ako ng 4 na beses. Minsan pagka tinatamad ako, 3 lang. At saka pag sinipag naman ako, nagiging 5 siya. Oo, yun po yung ginagawa ko, guys. At Amela Legaspi. What brought you to vlogging industry? So, guys, ang nagdala po sa akin sa pag-vlog ay gusto ko pong makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga pulubes sa daan. Tsaka gusto ko pong makatulong sa matatanda, yung kasing may nakikita po kasi ako, guys, na mga walang bahay, walang makain, yung nasa labas lang natutulog. Nakakita ako, guys, dito sa Baybay, kasi nasa Baybay ako ngayon.
bye-bye lately. Oo. Lagi-lagi akong nakakakita ng mga matatanda nga na walang tirahan, tsaka wala silang matinong pagkain, namumulot lang sila ng pagkain sa basura. Nakikita ko po yun, guys. At tsaka, gusto ko din pong tumulong sa mga bata na, ano, yung mga batang pulubid din na nasa daan. Gusto ko po silang mabigyan ng kahit konting tulong, yung kaya ko lang po, balang araw, diba? Pag sinerte ako sa pag-vlogger ko. Ah, diba guys? Diba magandang idea yun? Hindi masama mangarap, diba? Lalo-lalo na kung gusto kong pangarap mo is makatulong sa ibang tao. O, diba? Ah, yun po yung nagudyok sa akin, Pamela Legaspe, na mag-vlogger. Yun po yung pinakaunang dahilan kung bakit gusto kong pasukin ang larangan ng pag-vlog. Esperanza Inamurata, kailan ko ba masisilayan mag-umpis na? Ah, sabi ah. Ah, yung sagot ko po sa tanong nyo, yung sagot ko po sa tanong mo is, ah, hindi ko pa po din alam. Kasi nga yung pag-umpis, guys, hindi po madali yun, hindi madaling pasukin yun. Sa nasagot ko kay Nel Anonevos, yung parehas lang po sila ng ano, parang magkapareha lang po sila ng sagot, magkaugnay po sila. So, magkaugnay po sila kung kailan ka mag-aasawa. Kasi yung pag-anak, guys, napakahirap din pasukin yun, lalo na pag wala kang ipapakain sa anak mo. So, hindi ko naman ginajudge yung mga nagkaanak ng maaga. Wala pa akong problema doon, buhay ko nila yun. Dahil takot pa ako, dahil nga wala akong ipon na sapat para sa future ng magiging anak ko. Ayun yung sagot ko kay Inamurata. So, kay ano naman, Aji Samiega Orellano. Ah, bakit daw hindi ako nalalasing kahit isang container na daw na tuba yung iniinom namin. Yung tuba, guys, is ano yun? Yung nasa niyog, yung parang red wine siya. Oo. Yun po kasi yung iniinom namin pagka nag-chill kami, magkakaibigan, yung nagkakatuwaan lang, nagiinom kami ng tuba, guys, ng isang container. Bumibili ako ng isang container. At saka, kahit ubos na siya, guys, hindi ako nalalasing kasi hindi naman siya hard, diba? So, si Jessa po ay kaibigan ko po siya, guys. Oo. Siya po yung laging kausap ko pagka mapasyal siya dito sa bahay. At saka, yun, hindi ako nalalasing kasi ano, ewan ko, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, guys, kasi nga, baka hindi siya nakakalasing kasi hindi siya hard, diba? Mas nakakalasing din kasi yung hard, guys. Kaysa dun sa tuba. Masarap yung tuba, guys, lalong-lalo na, medyo parang, baka, paano ba sabihin? Mas gusto ko inumin yung tuba, kasi para sa akin, medyo, parang nakadagdag ng dugo, charot. Hindi ko alam. Ano ko lang yung tuba. Gusto ko lang, ano ba yan, nabubulo na lang ako. Gusto ko yung lasa ng tuba, guys. Oo, yun po yung sagot ko kay Inamurata. Ay, hindi, kay Jessa pala. At saka kay, ano, kay Mateo tayo. Mateo, bakit ka tamad sa lahat ng tamad? Ayun, guys, si Mateo, kaibigan ko din po siya. Kasi, kilala niya po ako, kasi kaibigan nga, ayun. Yun nga, nagyayaya yung, marami akong kaibigan, guys, na nagyayaya sa akin ng, yun nga, mag-chill, di ba? Tsaka sinasabi ko kasi sa kanila, lalo na pag malayong lugar yung pinupuntahan nila o kahit saan, kahit malapit lang, pag niyayaya nila po ako, lagi ko pong sagot is ayoko, tinatamad ako. Gusto ko lang dito sa bahay lang ako. Gusto ko mag-edit at dito lang sa kwarto ko. Tsaka mas gusto ko din kasing gumagawa lang ng gawaing bahay minsan. Pero minsan lang po na lagi pa talaga ako nasa kwarto lang pinag-aaralan yung editing. Oo, yun po yung sagot ko kay Mateo. So kay, ano daw? Mateo, explain daw ako ng 500 words. Sana all, bala ka sa buhay mo. Basta yun lang yung kaya kong isagot. So, ayun guys, kay ano naman tayo, kay Ate Joy. Marunong ka ba sumayaw? Ate Joy, sa pagsasayaw po, wala po akong talent dyan. Pero sa disco tayo, baka pwede. Kasi sa disco, di ba, kahit anong step lang na kaya mo, kahit anong gusto mong, ano, yung mga galaw-galaw sa disco. Matigas po yung katawang Ate Joy, kaya hindi po ako sumasayaw, lalo sa TikTok, kasi ang pangit tignan. Para akong posting sumasayaw, charot. Para bulating nilagyan ng asin, di ba? Kapangit-pangit tignan. So, yun po yung sagot kay Ate Joy. At kay Jill Yangshi Declaro. Hi, Angel Declaro, char. Sabi niya, guys, nagtatanong siya sa akin kung sasabihin ko ba daw yung pangalan pag sinagot ko daw yung tanong niya. Siyempre naman, sasabihin ko, guys, Jill Yangshi Declaro. Yung totoo niya pong pangalan is Angel Declaro. Pinsan ko din po siya. Kapitbahay ko po siya. So, yung tanong niya po, guys, is ano? Kailan mo ako mabibigyan ng ayuda? Ay, kailan ka ba mag-aasawa? So, parang joke na totoo. Angel, yung sagot ko sa tanong mo is kung kailan ako makakapagbigay ng ayuda sa'yo. Sa ngayon, hindi pa ako makakapagbigay kasi wala pa tayong sahod o wala pa akong ganun kalaking halaga. Diba? Hindi ko pa kaya. So, baka balang araw pag sinerte nga ako sa pagiging vlogger ko, why not? Bibigyan ka ng ayuda someday. So, sa pag-aasawa naman, Angel, sa pag-aasawa nga, nasagot ko na yan sa tanong ni Nel Anonuevo. Yung unang tanong kanina. So, yun. Hi, Angel Declaro. Shout out to Angel Declaro. Char. Sarah all. So, yun kay Chantel naman tayo, guys. Love or career? Yung pipiliin ko po dyan is wala. Kasi pag pinili ko naman yung love, sa ngayon, mas gusto ko yung career. Di ba? Nakakalito. Tsaka pag pipiliin ko naman yung career na walang love, hindi din ako magiging masaya. So, yung pipiliin ko dyan, guys, is both.
love and career. Kailangan ko yung dalawang yun. Oh, diba? So, kay Angelica Olveda, pinsan ko din po siya, pinsan ko din po ito, si Angelica Olveda. Yung tanong niya po guys is, guwapa ko. Nasa Cebu po siya ngayon. Angelica, syempre wala ako dyan, tsaka syempre hindi tayo magkatabi, maganda ka ngayon. So, kung nagsama na tayo, ako na maganda, Jima. Di ba yung sabi po kay Angelica? Parang abnormal din. Kasi abnormal ko, oh, diba? So, ayun. Sa kaklase ko naman si Rowena Castillo Francisco. Pa-subscribe po ng YouTube channel ng anak niya. Elessa Astovesa. Yun po yung channel ng anak niya po sa YouTube. Elessa Astovesa. Tsaka yung tanong niya po guys is ano, kailan ka mag-aasawa? Rowena, nasagot ko na yun sa unang tanong ni Nel Ano Nuevo. Nasagot ko na yung kung kailan ako mag-aasawa. Tsaka, ang daming tanong ni Rowena guys. Makulit din to guys. Parang ako, kaya vibes kami. O, diba? So, yun guys, sex o chocolate? Yun po yung tanong ni Rowena Francisco. Sex o chocolate? Syempre guys, pipiliin ko is sex. Kasi hindi din ako mahilig sa chocolate. O, diba? So, masaya ka na Rowena, sinagot yung tanong mo. So, susunod na tanong niya po guys. Kay Rowena pa rin po, kay Rowena. YouTube or Facebook? Syempre, yung sagot ko po dyan guys is both pa rin. Both. Masaya din ako sa pag-Facebook guys. At saka, masaya din ako sa pag-YouTube ko. At masaya din po ako sa pagiging vlogger ko sa YouTube. O, diba? So, both yung isasagot ko dyan, Rowena Francisco. Rowena, last na tanong niya guys. Jowa reveal. So, dito tayo guys. Sana all. Sa Jowa reveal naman guys, yung isasagot ko po dyan is, hindi ko po pwedeng, ayoko mag-Jowa reveal kasi gusto ko private lang po yung love life ko guys. Baka balang araw pwede ko nang i-public. Pero sa ngayon, mas gusto ko kasi na maging private love life lang ako. Paano ba explain? Paano nga ba? Mandala yung kabubuhan ko guys. Ayun nga Rowena, about sa Jowa reveal, yung gusto kong isagot dyan is private love life lang ako. Kahit kasi vlogger na ako ngayon, gusto ko pa rin sa buhay ko na may private, na may ano din ako, hindi yung ano parang sa, hindi, ayoko ng lahat, hindi porky vlogger ka, lahat na, may mga bagay din na ayoko din i-public. Kasi nga guys, may trauma na din ako sa mga ganyang bagay, lalo na sa Jowa reveal. Kasi may gustong sumira nga, yung sa karelasyon ko. Ay, hindi ko na sasabihin kung sino, basta gusto nila kami maghiwalay, kaya gusto ko sa ngayon, private love life ko, kayo ayoko mag-Jowa reveal guys, yun po yung sagot ko kay Rowena. So, kay ano naman tayo? Wala na ata guys. Dito tayo sa kabila. Wala na. Dito meron pa isa si Mateo pa rin guys. Paano ba maging isang vlogger? Magandang tanong to guys. Paano maging isang vlogger, Mateo? Simple lang po guys. Pagka gusto mo maging isang vlogger, gawin mo po. Gawan mo ng paraan. Wag yung puro ka... Paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ko kayang gawin ganun? Kasi, 'di ba, minsan may mga tanong tayong baka hindi ko nga kaya ganun. So, guys, kaya niyo 'yan. Kinaya ko nga, dapat kayanin niyo din. Madali lang naman maging isang vlogger, guys, kung sabayan niyo ng sipag at tiyaga. Mahirap lang, guys, sa pagiging vlogger lalo na pag bago ka pang umpisa is yung pag-edit ng mga video mo. Kasi ako guys, sa totoo lang, yung nag-umpisa po ako sa pagiging vlogger ko, sobrang nahihirapan po ako mag-edit. Wala pa po akong editor. At saka, swerte lang kasi may mga gustong mag-edit sa mga video ko. Kaya, noong una guys, nahihiya ako kasi nga, nakakahiya naman walang bayad, di ba? So, sinabi ko wala akong maibibigay na bayad sa kanila. Pero, sinabi nila sa akin na, ayun nga, gusto daw nila na maging editor ko daw. Oo. Kasi nai-inspire daw sila sa akin nga sa pagba-vlog ko. Hindi ko alam bakit sila nai-inspire. Pero yun yung mga naririnig kong rason kung bakit gusto nila maging editor ko. Ayun nga Mateo, yun lang po yung sagot ko sa tanong nyo po. Tsaka... Guys, wala na yun lang po yung nagtanong sa akin sa about sa content ko na Ask Me Anything. So ayun guys, magsha-shout out na ako guys dahil ubos na yung mga katanungan nila. Shout out nga pala sa Sarasa. Oo, shout out Sarasa. So ayun guys, may nagpapa-shoutout din. Shoutout din kay... Wait lang, saan ba natin yung nakakasin? Tayo sa, guys, sa message. So, ayun guys, ito siya guys.
Shout out kay Kenji Jose Game Fools. Shout out kay, ano ba basahin to? Punta na to yung puta ko guys, loading. Loading, ubobo pa siya. So yun guys, shout out kay Kenji Jose Game Fools. So ayun, from Surigao del Sur. Hi Kenji Jose Game Fools. From Surigao del Sur po siya guys. Lock din po daw sa Davao na laban. Oo. Good luck po sa laban nyo sa mga manok nyo. Sana po manalo po kayo. Oo. Mga panabong po na manok. Good luck po at God bless. Yun lang po guys. Shoutout ko ulit yung Rasa guys. Mag-order po kayo sa Rasa. Makikita nyo po sa Facebook ko at saka sa Facebook page ko, Anika Manika, at ang Facebook ko. At ang Facebook ko po ay Dani Caberedo. May post po ako doon na contact details ng Rasa ko guys. So ayun nga po guys. Tatapusin ko na po yung video ko. Dahil nasagot ko na po yung mga katanungan ng mga taong gusto ko. Paano ba sabihin? Nasagot ko na po yung mga katanungan nila lahat. Diba? So ayun guys, huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko at don't forget to hit the ring button para lagi po kayong updated sa mga bagong upload. Bye guys! Salamat! God bless po sa lahat! Bye!